Ako nga pala si Cindy Lopez, isang batang lumaki sa bayang Punan. Bata pa lang ay hindi ko na maalala kung sino ang mga magulang ko. Katulad ng isang bata, pangarap ko ring magkaroon ng isang tunay na pamilya na siyang magpapasaya sa akin. Sa ilang taon kong nasa ampunan, sa wakas ay natupad na rin ang gusto ko. May kumupkup sa aking mag-asawa. Masaya ako dahil sa wakas, masilayan ko na rin ang totoong mundo, hindi lang sa loob ng ampunan. 10 taong gulang na ako noong kinukupkup ako ng mag-asawa. Ako ang napili nila dahil madali na raw akong turuan. Hindi daw ako mag-alala dahil pag-aralin din nila ako. Ngunit sa ilang taon kong pamamalagi sa kanila ay hindi naging maganda ang trato sa akin ng babae. Lagi akong sinasaktan habang nasa trabaho ang lalaki. Hindi ganito ang pangarap kong pamilya. Kaya noong tumuntong na ako sa 15 taong gulang, naisipan kong umalis sa mga taong nagkupkup sa akin. Dahil naisip kong walang mangyayari sa buhay kung mananatili ako roon. Tuluyan na nga akong nakatakas sa lugar na iyon. At ngayon, pag-alagala na lang ako sa may bangketa. Habang nasa daan ako, napasin ko ang isang ginang na naglalakad at hirap sa kanyang dinadala. Ate, pwede ba kitang tulungan? Mukhang nahihirapan ka na sa dala mo. Naku, iha. Pwede. Salamat at nandito ka. Dinala ko ang ilang mga gamit ng ali. Iha, baka mamaya magalit sa akin ng mga magulang mo. Naku, ate. Wala na po ako mga magulang. May kumupkup sa akin, pero lagi nila akong sinasaktan kahit wala naman akong ginagawang masama. Eh, kung ganun iha, pwede kang sumama sa akin. Dahil ako na lang din ang nag-iisa sa buhay. Alam mo, may maliit akong negosyo. Kahit papaano, basta marangal. Kung gusto mo rin, pag-aralin kita. Naku po, maraming salamat ate. Tawagin mo na lang akong Mama Bridget. Okay lang ba sa'yo? Opo, Mama Bridget. Isang pagtanaw ng malaking utang na loob po itong ginawa mo sa akin. At balang araw ay masusuklian ko rin po ang ginagawa niyo sa akin. Naku, ano palang pangalan mo, iha? Ang haba ng kwentuhan natin pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Mama, ako nga pala si Cindy Lopez. Yun po, kasi ang pinangalan sa akin sa bahay ampunan. Okay, Cindy. Isa lang naman ang goal natin sa buhay. Makapagtapos ka sa pag-aral at makatulong ka rin sa aking munting negosyo. Nakatira si Aling Bridget sa isang maliit na barong-barong. Ganun pa man, masaya na sila sa buhay. Ang mahalaga ay nakakakain sila sa pang-araw-araw. At nakapag-aral naman itong si Cindy. Kahit saan nagtungo ang dalagita para makapagbenta ng mga produkto katulad ng mga pabango, damit at ilang pang mga gamit, nagtungo ito sa lugar ng maraming tao. Minsan naman sa mga kumpanya. Dahil sa magaling itong magbenta, hindi maiwasan na dumugin ang kanyang mga produkto. Yun ang isa dahil kung bakit labis ang paghanga ni Aling Bridget sa kanya. Alam mo Cindy, hindi ko alam na ikaw pala ang swerte sa akin. Biruin mo, mas naging maganda ang buhay ko dahil sa tulong mo. Mama, gagawin ko ang lahat dahil sa kabutihan mo. Lalo na ngayon, nasa high school na ako. Kailangan kong magsipag sa lahat, lalo na sa pangarap ko at makaipon tayo. Medyo may edad ka na ma. Kailangan mo rin namang mag-relax. Iha, kaya ko pa naman. Tingnan mo, malakas pa ako, diba? Basta mama, salamat sa lahat ha.
Sa ilang taon ni Cindy sa ganitong kalakaran, halos napapasok na niya ang ilang mga sikat na kumpanya para bintahan ang mga empleyado nito. Habang isang araw, nakasalubong niya sa isang hallway ang lalaking tila bago lang sa kanyang paningin sa kumpanya ng kanyang palaging pinupuntahan. Isang janitor na tahimik lang, parang seryoso sa buhay habang naka-face mask ito. Kaya naman, nilapitan niya ito at inalok niya ng produkto. "Hello sir, good morning. Bago ka lang ba dito? Baka gusto mong kumuha sa akin ng pabango o damit." Ngunit, hindi kumibo ang janitor. Ang sungit naman ng lalaking ito, akala mo naman kagwapuhan. "Excuse me, miss. Narito ako para magtrabaho, hindi para makipagdaldalan sa'yo." Hindi na lamang kumibo itong si Cindy. Matapos niyang naihatid ang mga produktong request ng mga empleyado, ay bumaba na ito at kinausap saglit ang gwardiya. "Kuya guard, alam mo may napansin akong bagong empleyado, pero mukhang masungit pa yata sa tigre iyon." "Sino doon? Cindy, yung bagong janitor bang tinutukoy mo?" "Oo, siya nga mismo." "Siya nga pala. Yung pinasok ng CEO dito sa kumpanya, malayong kamag-anak to nila iyon. Yun ang sabi nila. Pero sa tingin ko naman, mukhang mabait naman yung lalaking iyon. Marahil ay nanibago lamang siya sa lugar." "Basta kuya guard, hindi ako titigil hanggang hindi siya bumili sa akin ng pabango." "Ikaw ang bahala, Cindy." "Sige kuya guard, aalis na ako." Ganito palagi ang routine ni Cindy sa tuwing may tumawag sa kanya, lalo na sa kumpanyang iyon. Halos wala na kasing time para maggala pa ang mga empleyado, kaya naman si Cindy na ang naging parang delivery girl nila dito. Sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, hapon na noon, lumabas si Cindy mula sa kumpanya. At sa hindi niya inaasahan, nakasabay niya sa paglabas ang janitor. "Hi! Ikaw pala, saan ka nakatira?" Tanong ni Cindy sa kanya. "Diyan lang naman, malapit lang dito." Laking gulat ng dalaga dahil sa wakas ay kinausap siya sa unang pagkakataon. "Ano pala ang pangalan mo?" "Ako nga pala si Hans Maguire." "Wow, ang ganda naman ang pangalan mo. Anyway, ako nga pala si Cindy Lopez." "Nice to meet you, Cindy. Siguro hindi ka empleyado no, sa kumpanyang iyon." "Paano mo nalaman?" "Siyempre sa uniform mo. Hindi ka naman siguro nakasuot ng ID, di ba, para sa kumpanyang ito?" "Ay, oo nga pala." "Mabuti naman at pinapasok ka sa loob ng kumpanya. Iba kasi hindi pwede yun eh." "Actually, yung iba kasi mga trabahante sa loob ay kilala ko na. Lalo na yung CEO. Akala ko nga hindi ako papayagan na makapasok sa loob. Mabuti na lang ay mabait pala ito. So, paano? Dito na lang ako, Sir Hans." "Sige, Cindy. Nasaunahan din naman yung apartment na tinutuluyan ko. Okay, bye." May mga panahon na halos araw-araw silang nagkasabay palabas ng kumpanya. At iyon ang naging dahilan para maging malapit sila sa isa't isa. Isang tahimik na tao itong si Hans. Ngunit, dahil kay Cindy, mukhang nahawa nito sa kadaldalan. Isang umaga noon, nagtungo itong si Cindy sa universidad na pinapasukan upang kumuha ng pagsusulit para sa libreng tuition nito. Ngunit sa hindi inaasahan, nagkasakit itong si Aling Bridget at halos ang lahat ng savings nila na naipon ay napunta lang sa mga bayarin sa ospital. Hindi alam ni Cindy kung ano ang gagawin. Ang lahat kasi ng pinagsikapan niya ay parang naglahong parang bula. "Pasensya ka na anak, Cindy. Hindi ko naman kasi akalain na magkasakit ako ng ganito." "Ma, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi naman natin kagustuhan ito, di ba? Basta ma, magpagaling ka lang. Ako na ang bahala." Mahal na mahal ni Cindy ang itinuturing niyang inang
si Bridget. Kaya naman gagawin niya ang lahat para dito. Mula nang nakalabas ito ng hospital, lagi na lang nasa bahay ang Ginang para naman makapagpahinga. Samantalang, isang hapon naman noon, nasa isang parke ang dalaga. Malalim ang kanyang iniisip. Biglang may lumapit sa kanyang isang lalaki at hinahawakan siya sa balikat. Cindy, is that you? Sir Hans, anong ginagawa mo dito? Alam mo, napansin kong ilang araw ka nang hindi napunta sa kumpanya. Ano nangyari sa'yo? Pinagtapat ni Cindy ang lahat sa lalaki. Baka naman may maitulong ako sa'yo, Cindy. Alam mo, ang totoo, ikaw lang ang kinakausap at kumakausap sa akin doon sa kumpanya. Ang iba kasi, porket nasa mataas na posisyon, hindi nila ako pinapansin. Pero ikaw, kahit hindi ka empleyado ng kumpanya, marunong kang pakisama sa ibang tao. At ito, may tinikya ako na ipon sana ay makatulong ito sa'yo kahit papaano. Sir Hans, huwag na po. Sige na, Cindy. Tanggapin mo na ito. Bayaran mo na lang kapag nakaluwang ka na. Maraming salamat talaga, sir. Ano ka ba? Huwag mo na akong tawaging sir. Hans na lang. Hindi naman ako manager, hindi naman ako mayaman. Para tawagin mo akong sir. Sige na nga. Hans na lang. Ito na kaya ang simula para mas lalong magka-developan ang bawat isa. Masasabi kaya ni Hans ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Kaya naman mga kaibigan, atin pong abangan ang part 2 na mas lalo pang nakaka-excite. Mga kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating part 1, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming maraming salamat. Keep safe always.